Hello guys! Ito po ulit ang inyong kusineri, nagbabalik. And today, ang lulutuin natin ay pesang isda at itong mga ingredients. Luya, sibuyas, tanglad, inisda. I use the sibas for this pesang isda. And this kale, kahit na ano pong gulay. Ito lang po available kasi sa aking refrigerator, kaya itong gagamitin kong gulay. But any gulay will do, like the kangkong and cabbage. Ayan, patatas. Pamintang durog, pamintang buo, and asin, and patis. Ayan guys, tara na, mag-isa na tayo. Ayan, igisa natin ang luya. Ayan, isinudarin natin yung bawang. Nilagyan ko siya ng tanglad kasi para medyo maalis-alis yung lansa ng isda. So, pwede rin wala naman at luya lang ang gamitin nyo. Basta maigasa lang natin na maayos din yung isda, diba? So, ayan. Kahit na nung isda po ang gamitin natin kasi pwede din namang bangus, tilapia. Dito kasi sa Middle East, ang majority ng mga isda, ayan, sibas, ganyan. So, yun yung isda na aking gagamitin para sa pesa. So, ayan. Ilagay na natin yung isda natin. So, i-ano lang din natin sa isang kutsa konti. Optional lang din po yung ano ha, yung paglagay ng tanglad. Pero kung meron naman, so ilagay na po natin para at least maalis yung lansa ng isda. Diba? So ayan. I-ano lang natin sa isa-isa lang natin yan sa muna sa sibuyas, sa luya. Ayan, lalagyan din natin ng patisyan maya-maya. And then pakukulaan natin. Lalagyan natin ng tubig. So, ayan. Diba? Nakabili ako ng sibas kasi nakita ko fresh sa kanina sa grocery. So, ayan po. Nilagyan ko na ng pamintang buo. Ayan, nilagyan ko rin ng pamintang durog po. Mga kakusineri. Ayan, nilalagay ko na rin yung tanglad para pag lagay ko ng tubig, mapakulaan na rin siya at lumasa na rin yung lasa ng tanglad sa ating pesang isda. Ayan. May similarity siya sa tinola, parang tinolang isda, pero ito is pesang isda. So, ayan. Isasabay ko na rin yung patatas sa pagpapalambot dahil medyo matigas na or matagal palambotin yung patatas. So, yung isda kasi is mabilis naman maluto ang ating isda. So, ayan. Medyo natin ang patatas. Ito ba ay aking version po ng pesang isda. So, yung iba, wala akong nakitang patatas. So, kahit ano pong ano, ang inyong version po sa pagluto nito. Ayan, lagyan na po natin ng tubig. Ayan, tansyahin nyo na lang po kung gano'ng karaming tubig ang inyong gagamitin. Depende sa po sa isda na lulutuin nyo po kung gano'ng karami po. Ayan. Lagyan natin ng tubig para mapalambot na natin din yung patatas. Ayan. So, ayan. Lalagay na rin ako ng asin. Yung iba po, naglalagay ng fish cubes sa kanilang mga pesang isda po. Ayan, patis na rin. Nilagyan ko na rin. So, yun yung mga pangpaalat na inano ko, ginamit ko. So, ayan. Medyo kumukulo na siya. So, lagay na natin yung siling panigang. And isabay ko na rin yung kale. Kahit na ano pong dahon ang gamitin nyo, kangkong, cabbage, kasi natira lang po ito sa niluto ko. Ayan po pala, may dahon ng sibuyas akong sinama dyan. Sa aking tanim, may tanim po ako ng dahon ng sibuyas sa aking mini pot. Ayan, malapit nang maluto po ito. Pinapakuluan ko na lang ng konti para yung sa gulay na nilagay ko. And then maya-maya papatayin na rin natin to. Maluluto na po itong ating pesang isda. Ayan. Malapit na. So, hindi ko siya gaanong pinapaluto talaga yung dahon. Kasi pag tinakpan mo siya, maluluto na siya sa init talaga. Para hindi gaanong lasog yung dahon natin, di ba? Yung gulay. Ayan. Luto na ang ating pesang isda. Kaya sana mga kusineri, nagustuhan niyo po ang aking video. Hanggang sa muli.
Happy eating! God bless everyone!